commend. Meron tayong proseso, Mr. Pulpo. A crime was committed, then you are responsible to your man. Unless proven, wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Pero kami, nag-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver results. No, assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso no, tayo. May patak no, tayo sinusunod. Assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunay mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Kabayawak. Paralotikaong. Updated Saw Manga. Videos Co. Max Subscribe Kana. Tatanong lang kayo kung ano yung proseso, ano yung nangyari, tapos ngayon sa no, sir. Ng lalaki no, sir. A crime was committed by your man. No! You judge me. That is a crime, sir. That is a crime. The fact na kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang. Anong karapatan yung sabihan mo kung weak leader ako? Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. Nakikisuyo ka eh. No, sir. No, you're a public servant, sir. You're a public servant. Huwag ka dapat magbalat sibuyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my own opinion. And you can also say anything against me. At tatanggipin ko yan. Dahil you entitled to your opinion. Nakisuyo ka para makausap yung tao. Ngayon sasabihan mo kung weak leader ako. Nakisuyo ko para sabihin sa'yo yung tao mo gumawa ng mali. Disiplinahin mo yung tao mo gumawa ng mali, sir. Mali yung tao mo, sir. Hindi ikaw mali dito, tao. Pero however, sir, parang kinukonsinti mo. Masyado kang maliit ng tao. Judge me. Sir, nanlilit ako ng tao doon sa mga hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Ano ba dapat kong gawin doon sa sir, yung mga gumagawa ng trabaho, trust me, pinupuri ko po sa dito in high heavens. Magaling ko akong pumuri. Kung magaling ko akong mambatikos, mas magaling ko akong pumuri. Marami na akong nakakalam dyan. Namin yung asawa, nag-decide yung asawa no, na mag-file ng kaso. Ano sir. Bang mali doon? Dumadaan tayo sa proseso. Tapos sasabihin mo, weak no, leader sir. Ako? Kasi sir, tao mo kasi yan, sir. Meron tayong korte. Mr. Tulpo, mayroon tayong korte. Ito ang dahilan, sir, kung bakit nagkaroon ng tambak-tambak na yung kaso sa korte. As much as possible, yung korte nga, ayaw na nila magdala no, ng mga kaso doon. Ano sir, ito nga, this is the reason kung bakit nagkakaroon ng backlog sa mga courts natin. Because of people like you na hindi marunong dumiskarte para mabawasan mo lang yung backlog sa korte at makadiskarte at makagawa ng solusyon agad-agad. Now, you have that power to do that if you wanted to. Yun lang, may korte tayo. Sir, I'm just wasting my time. Hindi po kayo nakintindi. Pasensya na, sir. I'm so sorry. I apologize to you kung hindi niyo po ako naintindihan. Kung hindi po kayo nakintindi. Hindi, sa akin naintindihan ko. Pero I'm so dapat, sorry, sir. And I apologize to you. Kayo, tapos sasabihan mo ako, weak leader ako. Ano ba yan? Yes, sir. Because that's my opinion, sir. And you're entitled to your opinion. Kung anong gusto mo sabihin o, against me. Opinion mo pala, Pero ginadjudge mo na ako, I'm sorry, sir. That's my opinion. Do you know me? Based on this complaint, I know you already, sir, who you are. Anong I know you already? Based on this complaint, you sir, don't know me. I can make my judgment already. Yun nga nandiyadjudge ka Yes, sir. Yes, sir. Nandiyadjudge na po based on this complaint alone. Because, sir, this a leader can be defined by what kind of people he has. And this is the kind of people you have. And you don't know how to discipline this kind of people? Kaya nga po, dapat kasuhan niya. Kasuhan niya. Ito nga po ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng backlog sa mga korte na kaya naman ayusin natin kung gugustuhin natin by simply calling this guy and say, hey, iho, kailangan isoli mo na yung bata dahil mali yung ginawa mo. Sir, sinabihan ko na yan. Di ba sabi ko, kaya nga ako nagsasalita kanina, bago po pumunta dyan, yung babae, kumunik na siya doon sa isang programa doon sa Region 3, yung Rectang Connect, ha? So sinabihan ko si yung deputy ko na mag-usap sila, kausapin niya yung babae kasi meron, allegedly, meron kayong usapan, ako daw, nahiramin mo. Ngayon, baka mamaya magka-problema ka. So, hindi nangyari yon hanggang sa pumunta yung babae sa amin. Alright. Kaya huwag mong sabihin, parang wala in-action ako dyan. Hindi, kasi meron sir, akong sir, alam mo, action sir, kung ako yung sir, sa amin. Sir, if I were in your shoes, sir, ang sasabihin ko, kunyari, ito'y nangyari kay Shari. Ang sasabihin ko, Shari, ibalik mo yung bata. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, mag-aaway tayo. And I'll do everything in my power. Hapon po, Colonel. Yes, magandang hapon din po. Colonel, ito pong si Colonel Yusuf. Ito po yung deputy ninyo, ano po? Opo, opo. Colonel, pwede ba natin obligahin itong si Yusuf na yung bata po, yung anak, i-turn over na po sa nanay kasi alam naman natin lahat kung ano yung nasa batas natin, ano po?
Opo, actually po, galing na si yung nagre-reklamo sa office ko the other day. Okay. Inassist ko naman siya at pina-advisean, pinasamahan ko rin doon sa WCPB namin kung ano yung dapat niyang gawin. Napagkasunduan nila na siya ay magpa-file na lang ng kaso doon sa korte para sa ganun ay mabawi nga niya yung anak niya. Kasi pagdating kasi diyan sa ano is, alam naman natin na problemang ano yan, civil yan. Kaya bagamat dahil pumunta siya sa office natin, in-assist natin, at tinatanong ko nga kung willing siyang mag-file ng criminal or... Sir, excuse me sir, Carol, ang bagong chief of police ngayon, si PNP chief, si General Cascolan. Subukan niyo kung matawagin natin si General Cascolan. Sir, sorry sir, you're a weak leader. I'm sorry sir. You know why? You know better as chief of police na merong ginawang masama, mali yung iyong tao. Short of saying, nagkidnap po ito ng bata. Una sa lahat, hindi sila kasal. Pangalawa, ang nagpalaki itong si nanay. And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kay nanay, para hiramin lang daw yung baby. And then, tinangay na. Right there and then, meron ng ginawang krimen. And yet, di mo kaya yung bata mo at sabihin mo itong tao ngayon na magpal na lang kaso? You're very weak. Ba't ka naging chief of police? Eh, bakit ako naging weak? Eh, yun naman ang tama ah. No, sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey, halika rito, bata. Mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsiset ng maganda example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali lang rito. Sabihin yan. Madali lang sabihin yan. Pero meron tayong proseso. No, sir. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin. Makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin. Chief of police ka. Ako hindi. Civilian ako pero kayang kunin. You can do it. You do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called the chief of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Tawagan nyo ngayon, Kamkrame. Sorry, Colonel, ha? Sorry. Meron po tayong proseso. I know the process, sir. But, sir, you can cut... Pwede ko bang i-drug yung tao ko para, ano, personal nilang buhay yan? Sir naman, I know personal buhay, pero... Pero, sir, he committed a crime. There was a crime committed. Yes, patunayan niya. Then, sir... Meron tayong proseso, Mr. Tulpo. A crime was committed, then you are responsible to your man. Unless proven, wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamaan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Pero kami, nag-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because... I deliver assumption result. Mo yan. Assumption mo yan. May proseso no, tayo. May patas no, tayo sinusunod. Assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunay mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Thank you for watching Kabayawak.